siguro ngayon, pag-usapan natin kung ano ba ang dapat nating i-worry during COVID pandemic or after this, no? Pag sinabing after this, kunyari na meron na tayong vaccine, paano na yung mga pasyente natin na diagnosed with prostate cancer, how are we gonna manage them, patuloy ba sila magkakakuha ng treatment o natatakot? You have to remember, Diego, Erica, most of these patients are already elderly. And during this time of pandemic, bawal sinisecure, silang lumabas. Oo, sinisecure natin at bawal silang lumabas. Eh, mahirap naman ito kung yung treatment nila ay kailangan nilang makita ang kanilang doktor with regards to yung treatment sa lalo na yung mga injections, mga ganun, hormonal treatment, di ba? Hindi bali kung mga surgical intervention, meron tayong sinasabi na pwede nating i-delay, depende sa estado, no? So, yun ang pag-usapan natin. Anyway, in a nutshell, pag-usapan natin ang prostate cancer, okay? Prostate cancer is the number 4, already ranking number 4 in cluster census with regards to sa Philippines. This is Philippines, already. Before kasi it was like rank 8, then umakyat na siya, number 4 na siya, tumataas na siya. Besides lung cancer, colonic cancer, and other cancers ano sa Pilipinas, no? Importante so, ang prostate. Is this in terms of death or those who contracted? Contracted. Okay. Contracted. Okay. So ngayon, thank ang you. Ano natin kasi, Diego, is like, ano ba ang prostate cancer? Importante kasi yung function, di ba, Erica? Para explain natin, kasi alam na namin ni Diego, di ba, explain natin kay Erica, ano ba, kung kayo, importante sa iyong ovario, your ovaries are very important to the female. Sa amin, prostate is one important organ kasi dito kasi na nabubuo ang likido ng ating similya, no? Similya ng lalaki. Kasi ang sperm cell ay na-produce sa testicles, ang similya ay na-produce sa prostate gland. So ang similya plus sperm cell, ito po ang bumubuo ng ating seminal fluid, 'di ba? O yung likido na lumalabas sa ating ari. Ito pala, no? Yung parang factory. Yes, yan ang factory. So wag mong ikakawalang bahala na it's just a prostate, nothing, hindi pwede, no? So this is very, very significant in nature. Okay, now, ano bang parang natin masasabi na baka may prostate cancer tayo? So examinin natin, may nakitang nodule, may mga matitigas na parte dati sa prostate, umiihi tayo ng dugo besides yung mga nararamdaman nating mga panay-panay ihi, sumasakit ang balakang, no? Most of the time, pag in-ultrasound natin, meron tayong makikitang mga areas na parang sinasabi natin hypoechoic areas. These hypoechoic areas signified areas that are already damaged by the prostatic cells. Okay? Originally, sabi natin, history of genetic and familial hereditary aspect play an important role with regards to prostate cancer. No? Other risk factors like chemicals, cigarette smoking, alcohol intake, di ba? Can be a factor, no? Even stress, no? Ano, nakakatulong konting-konti. How about eating habits? Pwede bang maka-apekto sa prostate yon? Prostate cancer? Ang meron pa lang tayo, Erica, is like yung sa benign, yung paglaki ng prostata, no? Some spicy food, no? With regards to yung sinasabi natin kung regards to sa prostate cancer, wala pa tayo masyadong natutukoy dyan. But okay. I think we have been doing research on some factors, no? Basta importante kasi elementary na ang importanteng nutrition na kailangan ng prostate mo ay you should have zinc, selenium, vitamin E, no? You add vitamin B complex. Yeah, you have magnesium, but importante kasi meron kang zinc, selenium, and vitamin E. These are very, very important in the production ng likido ng ating prostate gland. Okay?